Okay guys, bibilisan lang natin to para hindi kayo mabubored. Ito yung pinaka main door nila. Then pagpasok nyo, nandito yung may upuan sila. Nandyan yung naisuot ko from Italy kasi doble-doble ang suot ko doon. Yung aking socks naman ay heavy socks siya hanggang tuhod kasi nga malamig doon sa Italy. Then paglapag ko dito sa Clark, sobrang init. So sinaparate ko siya kasi kailangan ko siya ipasok sa plastic. So ayan, pagpasok nandyan, nandyan yung diretso, may windows, tapos may mini refrigerator, tapos may mirror, tapos meron din silang cabinet dyan at saka safety deposit box. Tapos binigyan din nila ako na isang container na to mineral water. So mamaya i-reveal ko kung ano ang kwento sa mineral water na iyan. Then andyan yung upuan, then dito pala sa side na to ang toilet. Hindi ko na lang yan mabuksan kasi nagkalat din ako dyan dahil kagabi nagbanlaw na talaga ako, dumiretso na ako dyan dahil gusto ko nang humilata agad-agad. Then andyan sa right side naman nito may window sila. Tapos yung mini refrigerators, tapos nagpabili ako kay kuya ng mga fruits kanina. So nandyan. Tapos pagdating naman dito, nandito yung aircon nila, then another window. So sa kwartong ito is dalawa kang kanilang windows. Ay siya nga pala guys, yung bed na napili ko ay deluxe room, so deluxe double room, so kaya ako rin ang nagkalat dyan dahil kagabi ng pagdating ko open, medyo open yung cortina, so parang iginanyan ko na lang siya para masarado dahil sobrang pagod ko na nga, bahala na yan, parang kinalat ko na lang. Tapos ito yung pinabili ko kay kuya, kanina nagpabili ako ng fruits, tapos ito yung libreng food ko. Tapos since coffee lover ako, hindi pwedeng walang initan ng tubig kasi sa mahilig ako sa kape, Diyos ko. Basta hindi nyo may imagine kung nakakailang coffee ako for one day. Tapos sa midnight, before mag-sleep, gusto kong uminom ng mainit na tubig. So dapat meron talagang initan. So nandyan siya. Tapos farting ito, nandoon na naman yung another windows, cortina. Tapos ito na siya. Ito yung aking king double bed. Nandiyan, nagkalat yung aking gamit kasi kagabi bagsak na ako pag napag ko sa airport, sa Clark Airport, sobrang init na init. Tapos pagpasok ko na naman dito sa kwarto, sobrang lamig. Mas lalo na akong nanamlay, mas lalo na sumakit ang ulo ko. So hinilata ko dyan lahat. Nilapag ko lahat ng aking mga gamit, mga personal things nandyan. Tapos sa space na yon sa laki ng bed ko, doon na lang ako nakatulog sa sobrang pagod ko na last night. So, ayan, hinayaan ko na lang yan. Then sa space na yon nandoon may single bed din siya. Alam niyo guys kung bakit sobrang, hindi ko alam dahil nga wala na. Ito na lang yung space or ito na lang yung available room kung saan ako mag-a-arrive, kung ano yung page ng aking arrival. So dalawa sana yung choice, meron isa na tawag nun single kasi siya, I know, queen lang ata yon. Tapos para sa akin kasi maliit pa rin dahil malikot ako matulog anyway, sobrang malikot ko matulog, so hindi talaga ako natutulog ng single bed lamang dahil alam kong sa papag ang aking kababagsakan. Lalaglag lang ako. So, pag mag-reserve ako ng hotel, mas pinipili ko talaga yung king bed size. Talaga para kahit maggalaw-galaw ako, hindi ako malalaglag dyan. Tapos, nandoon yung aking hand carry. Tapos yung aking shoes. Tapos yung television nila. Then may isang available na single bed. Diyan din, nilapag ko yung aking mga gamit, tapos yung aking bagahe. Nag-exist pa pala ako guys, kasi dapat 25 kilos lang yung inallowed dapat sa aking ticket. Then, nag-exist ako ng mahigit 3 kilos. Tapos, ayan, pag pinagbayad ako, nakapagbayad pa ako ng sobra 100. Basta may binayaran ako mahigit 100 euro. Tapos, nag-exist ako dyan sa bagahe na yan. Ewan, wala namang kakwenta-kwenta ang laman. Tapos, andito yung aking mga personal na gamit, yung mga charger ko, nandyan dahil nga na nag-promise ako doon sa aking mga pamangkin na ibibili ko sila ng mobiles gawa ng kanilang online class. Tapos yung aking mga personal na, ayan yung toothpaste. Tapos, ay ito pala, sobra to doon sa binigay doon sa airlines. Meron siyang dito, meron siyang tissue at saka yung face mask. So
since may dala kasi ako, ginamit ko yung personal ko mismo. At ito pa nga, ito sa akin to, bit ko to talaga. Tapos, ito pala, kung paglapag namin sa ano, sa Qatar, hindi, wala kasi akong facials dahil hindi naman kilala sa Italy ang facials. So, wala akong facials. So, buti na lang talaga yung Qatar Airlines kasi obligado kayo magsusuot ng facials pag Qatar, pag kailangan paglapag sa Manila ay may facials kayo. So, on the plane, talagang suot-suot nyo ang facials at saka mask. So, hindi pwedeng hindi nyo isusuot ko. So, wala, lalong nanghihina na ako kasi hindi ako sanay. First time kong makasuot ng facials at saka napatawa pa ako ang ginamit ko. Hindi ko na naman ginamit yung otak ko kasi may salamin nga ako. Tapos, sa dulo ako nung pumila na kami doon sa mga upuan. Nasa dulo ako. Tapos binigay sa akin niya nung ba ni ate. Tapos sabi niya, isuot ko daw yan bago mag-boarding. So yung, hindi ko alam pala na may silopin pa pala ito double sa harap at sa likod. Sabi ko, parang feeling ko nung naglakad na ako, nung sa pasakay na kami ng plane, sabi ko, ba't parang madilim? Pag-check sa akin, nung, ano sabi ko, ba't parang madilim tong face shield nyo? Tapos sabi ng babae, ma'am, mayroon pa kasi yung silopin, may plastic pa yan. Tapos natawa talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, ginamit na naman ang katangahan ko. Anyway, sinabi ko naman ang reason kung bakit hindi ko alam kung anong meron sa face shield na yan dahil nga, sa Italy, wala naman facials. Hindi nila kilala yan. Hindi rin kami gumagamit doon ng facials. Kaya, buti na nga lang, pasalamat ako na may free silang facials na binibigay. So, ayan, gamit ko. So, parang natawa ako, napatawa ako sa sarili ko. Kasi, ganun pala yung feelings ba na ano, pagod na ako. Tapos, bigla na lang akong napatawa lang dahil sa facials. Dahil, malabo yung mata ko sa malayuan. Kaya, parang nahihilo talaga ako. Sinabi ko sa babae na parang ang labo na talaga lalo ang paningin ko. So, yun pala may plastic. Okay? So, ayan. So, ganun siya. Ganun yung television nandyan. So, ayan. So, ito yung kabuuan ng aking room. Deluxe. Double room siya, guys. So, kayo na ang humusga, maliit ba o malaki sa isang tao. Ang liit-liit ko pa. Mag-isa lang ako, tapos may extra single bed pa ako. Okay, so ayan. So, ayan, tapos andoon ako. Ayan, so, minsan, hindi ko naman yung nagagamit dahil doon laman lagi ako sa aking bed. So, ito yung kabubuuhan, guys. Then, later on, pag-uusapan din natin kung magkano ang price dito. Okay guys, ngayon pag-uusapan naman natin kung magkano ang aking price dito sa hotel na ito. So, ang aking hotel ay Hotel EuroAsia dito sa Clark, Pampanga, Angeles. Deluxe double room siya at binook ko siya through Agoda. So, magkaiba po ang price sa Agoda online booking at saka mismo sa personal na hotel. So, ako ay suggest sa inyo lalong-lalong kung solo travelers lang naman kayo. At may time pa kayo pumili ng inyong mga hotel, dumiretso kayo o direkta kayo mag-booking mismo sa hotel. Huwag na kayo dumaan sa mga online kasi mas costly talaga siya. At breakfast not included, no pool board meals din sila. So, usually ganun talaga pag mga online, sa online kayo mag-book. Hindi kasama ang meals. So, I suggest pumili kayo or pumunta kayo mismo. Mag-online booking kayo mismo sa mismong hotel. Okay, so asa na, isi-shortcut ko lamang, pero sana talaga ma-shortcut ko kasi medyo mahaba-haba explanation na ito kasi ayoko naman pahabahin masyado ang video ko. So, sa Hotel EuroAsia ako dito sa Clark, Angeles, Pampanga, deluxe double room at sana doon sa Agoda, nagkukost ako na 17,882.52 pesos. Guys, so, hindi pa kasali dito ang transportation from Clark Airport going to hotel. So, ako, nag-direct ako, nag-email ako sa hotel kung magkano ang kanilang transportation from airport going to their hotel. So, sabi sa akin ng kanilang manager, 700 pesos daw po ang kanilang transportation. One way lamang po yun ha. So, upon arrival at papunta dito sa hotel, 700 pesos ang babayaran po ninyo. So, i-explain ko lamang ito. Magkaiba ang price dito sa Manila rate at provincial rate. So, since nandito tayo sa Clark, Pampanga, malamang provincial rate sila. So, pansinin ninyo.
Ito kasi alam ko to eh, medyo alam, may alam na talaga ako nito sa mga hotel doon sa Makati, sa Alabang. Sobrang expensive na kasi nga nasa city, nasa mismong hotel lang, nasa hotel mismo, ang hotel ay nasa city mismo, sa iba, provincial rate at Manila rate. So, ayokong magsabi na friendly budget siya, at ayoko rin magsabi na medyo expensive versus expensive one siya. Kung baga ako, pagitna na lamang talaga ako sa ngayon. Kasi nga, wala na akong choice. Ito na lamang merong available sa lahat ng accredited hotels sa buong Clark, Pampanga. So, ako, sa gitna na lamang talaga ako. Kasi ito ang available sa date of my arrival. So, guys, mag-isa lang ako. Non-OFW ako. Bayad ko lahat ito. Hindi ako libre ng government. Ang mga libre lamang po ng government ay yung mga OFWs, okay? So, eto. Pagdating ko dito sa hotel, sinabi ko, pinakita ko to sa kanila na may booking reference na ako na sa Aguda. At sinuggest sa akin, tinanong ko sila kung walang kasamang full board meals ang aking na-reserve. So, anong kaya ang gagawin ko nito? Magkano or available ba sa inyo ang full board meals? Din sabi nila sa akin, ma'am, opo, available kami. Pero since kayo ay through Aguda nag-booking, hindi po kasali doon sa babayaran ninyo. So, na-shock na naman ako. Panibagong stress na naman sa utak ko. Tapos, tinanong ko sila, anong pwede nilang ma-suggest sa akin, ano na ang gagawin ko, kasi kailan, hindi naman ako pwede lumabas, wala rin akong kaibigan or pamilya dito na pwede kong puntahin para mag-buy ng food ko or mga necessities ko. So, wala akong choice kundi accept yung kanilang offer na full board meals. So, tinanong ko, magkano naman yun sa inyo? So, sinabi sa akin, sa room na ito, deluxe double room, so ang sa kanila kasama, parang pakonsuelo na lamang nila yun sa mga naka-quarantine, lalong-lalo na kung non-OFW, so ₱2,200. So, para sa akin, sa gitna na naman talaga ako, ayoko masabi sobrang mahal, ayoko rin magsabi na sobrang mura. Kasi, nung totoo guys, kung napapansin ninyo dito sa Clark, meron, kung single lang naman kayo, may makikita kayong hotel na below ₱1,000 po. Yun ang totoo. Meron talaga, lalong-lalo na kung sa arrival date ninyo ay available siya, may makikita pa kayo. Sa akin kasi wala na akong time. So, 22 ako, kailangan makabook ulit ng panibagong hotel reservation. Kasi 23 ang aking flight, 24 mag-arrive na ako. So, wala na talaga akong choice. So, sinabi ko sa kanila, bigyan niyo ako ng idea kung anong gagawin ko dito. So, sinuggest sa akin ni manager na cancel ko daw po yung aking booking sa Aguda kasi nga pinili ko sa Aguda yung payment upon arrival kasi sa dami ko ng stress doon sa pinagbabasura kong money dahil sa mga non-refundables na hotel reservation sa Manila. So, nagbasura ako ng thousands of pesos doon. So, na-imagine nyo ba yun? Sobrang sakit sa ulo, sobrang sakit sa bulsa. Tapos, hindi mo pala yun magagamit. Gawa ng pabago-bagong mga protocols. Tapos, nariroot pa ako dito sa Pampanga. Sana yung hotel, quarantine ko na, book ko doon sa Makati. Kung noon na lang sana ako binagsak, sana wala nang sakit sa ulo dahil bayad ko na po lahat, diba? So, ang ginawa, dahil na OFW ako, panibagong bayad ko na naman ng hotel quarantine dito sa Clark, Pampanga. So, pasalamat na lang talaga ako kasi iba yung fries nila dito sa Pampanga dahil medyo nasa probinsya sila, no? So, sinuggest sa akin ni sir na i-cancel ko yung booking reservation ko sa Aguda at magdedirecta na lang ako dito mismo sa kanila. So, ipasok nila ako direkta na at isasama nila ako doon sa mga taong naka-full board meals. So, sinabi ko, paano ko ngayon ma-cancel? Na-confirm ko na po iyon. So, nag-online ako, pinasok ko yung email ko kasi sa email lang naman lahat ng mga details. Tapos, kinancel ko yung booking ko sa Aguda kasi may panibagong payment din yun dahil may tax din siyang kasama, sobrang laki ng tax. Tapos, yung pinahili ko pang payment is payment upon arrival. So, may panibagong charge na naman yun. So, sobrang daming pera talaga ang nagastos. Tapos, ngayon, na-reserve na ako ni sir dito nga sa hotel na ito na direkta na mismo sa kanila. So, medyo yung $2,200 per day kasama ang full board meal. So, masasabi kong hindi na hindi ko rin masasabi na, uy, sobrang mura dito. Sobrang mahal naman dito. So, hindi. Ayaw ko magsabi ng ganun kasi nga, solo flight lang naman ako, mag-isa lang ako. Kung ako din lang naman ang tatanungin, mas gusto ko kahit
magbayad ako na medyo high price, basta importante comfortable ako kasi mag-i-stay ako dito ng mahaba-haba, ano, 7 to 8 days nga siguro, depende kung lalabas ng mas maaga ang aking test result, pwede rin 6 days or 7 days. So, sa mga nakikita ko, naririnig kong mga vloggers, sabi nila sila umaabot din ng 8 days, so I'm not yet sure, no. So ngayon, pinapipray ko talaga dahil nagtanong ako sa kanila kung usually ba ilang araw ang aabutin bago lumabas yung sub-test result. Then sinabi nila na since ikaw po ay non-OFW, nagbayad ka ng 4,000 pesos, mas maaga po lalabas ang inyong sub-test result. So kung isa swab test po ako kasi nagbilang kami, 24 day ako dumating. So hindi daw po yun counted. So mag-i-start po tayo magbilang ng 25, 26, 27, 28, 29 day. Tsaka pa lamang po ako i-swab test. So kung lalabas kinabukasan ng aking result sa 30 day, pwede na ako lumabas. So makakalaya na po ako. So sana nga po talaga, pinapipray ko na sana negative yung aking swab test result kasi gusto ko na rin po umuwi ng probinsya. At panibagong sasakit na naman ang banibawang sakit na naman sa ulo kasi hindi pa po ako nakapag-book ng flight ko papuntang probinsya kasi nga hindi ko alam kung kailan ako lalabas sa hotel na ito, sa quarantine na ito, at wala ding flight papuntang probinsya namin na mag-i-start dito sa Pampanga. So, bibiyahin na naman ako papuntang Manila, pauwi sa aming probinsya. So guys, may tips ako para sa inyo, lalong-lalo na kung kayo ay mga non-OFW, solo travelers lamang kayo, kung hindi naman kayo maarte, at kulang kayo sa budget, ay suggest po na mag online booking kayo mismo sa hotel na accredited hotel ng Pilipinas. Kasi mas marami po kayong makikita pa na less than 1,000, I think. Meron dito sa Pampanga, ha. Pampanga po yung sinasabi ko, like, hindi sa Manila. Kasi wala po tayong makikitang less than 1,000 sa Manila. So sa Pampanga, meron po akong nakita doon, no, biyon na ako this morning, na meron silang 1,999 pesos. At full board meal na po siya. Lalong-lalo na kung kayo ay solo, hindi naman kayo maarte, pwede na siguro sa inyo yun. So, at kung kayo ay non-OFW, so I think sobrang napakalaking magandang suggestion ko na iyon kasi lalong-lalo na ngayon na hindi na siguro kailangan mag-inarte pa dahil mag-i-stay. Hindi biro yung pag-i-stay natin dito, no? Aabot tayo ng isang week. Tapos gastos mo lahat, lalong-lalo na kasi hindi mo naman hindi ka free sa foods, hindi ka free sa mga perks kung anong gusto mong kainin at inumin. So ako personally nagbabili ako ng personal ko mga pagkain ko, mga personal necessities ko, so gastos ko po ayan. So kung kayo naman ay sinasuggest ko lamang po ito sa mga medyo hindi gaano wala masyadong budget kasi may emergency. So, I suggest po mag-directa kayo mag-booking mismo sa hotel na accredited hotel. Okay po, dito sa Clark, Pampanga. And, ano pa ba? Meron pa ba akong nakalimutan? So, ang counting po doon, unlike kasi sa mga naririnig kong ibang vlogger na counted na daw po yung pag-arrive nila mismo sa Manila, no, hindi po counted yon. The day after pa po ang pagbibilang natin. So, after 5 days, saka pala, nung pag-15 natin, saka pa lamang po tayo isa-subtest. Tapos, mag-aantay tayo ng result, i-email po nila yon. Tapos, saka pa natin malalaman kung negative or positive ang ating result. Okay guys, so I hope talaga may natutunan kayo konti sa video ito. And I'm so sorry kung medyo napahaba kasi gusto kong mangliitan. Pero hindi talaga care dahil kailangan din naman ng magandang explanation. Dahil paano ninyo maintindihan kung hindi ko ma-explain sa inyo ng maayos, etc. etc. So sa video ito, sana naman may na-suggest akong tama, no? At nakatulong lalong-lalo na doon sa mga wala ng time at papunta rin sila dito sa Clark ang kanilang re-rotation. So, I suggest then Hotel EuroAsia, hindi naman siya pangit. Okay ako kasi siguro dahil nga maluwag yung room ko para sa akin, nag-iisang maliit lang babae lang naman ako. Tapos, yun. So, para sa akin, maluwag siya, okay naman siya, okay naman yung service nila. Sobrang bait na mga staff nila. Mauutosan niyo po sila kung may mga kailangan kayo, may needs kayo ng utosan. Tapos kung sino dyan mahilig sa kape kagaya ko, ayan, pwede po kayo mag-request. Meron silang initan, mag-request lamang kayo. Tapos meron ding mga ayan, may bayad po pala yung 150 pesos sa initan. Tapos
magpabili na lang kayo sa labas kasi mas mura po sa labas. Huwag na lang kayo bumili dito sa hotel kasi sa akin yung Coca-Cola dito ko yung nabili kanina. Worth 70 pesos po dito sa hotel nila kasi yung binigay kong 130 pesos na lamang yung sinukli. Okay, so kayo na po ang bahala kung mayroon naman kayong budget. Okay na po yun kahit saan kayo mapadpad. Mahal or mura, as long as makasama ninyo ang inyong kanya-kanyang pamilya. So, siguro hindi na lang natin i-count kung magkano yung ginastos natin sa budget na ito. So, I think guys, dito na lang muna at stay safe everyone. Kung may mga tanong kayo, willing po akong sumagot. Mag-comment down below lamang kayo. At meron pa po akong pwedeng ma-suggest sa inyo dito po sa Clark, Pampanga. Okay? Stay safe everyone. Bye-bye. See you on my next one.